Actually po, nandiyan po yung family ni Mama Marcos and Romualdez. Nandiyan po sila. Manonood po sila nandoon. Siyempre po, ang ating President Bongbong Marcos is supporting this movie. Ano ba kayong political plans? Sana tinanong nyo na lang kung malapit natin doon kasi madaling may inspire sa inyo. Ang tanong mo kung may political plans ako. You know, I've been serving my province for 9 years, no, as vice governor. At this very moment, wala pa akong plano. Lagi akong nagtatanong muna sa Diyos kung ano talaga ang pwede niyang ibigay sa akin this time. So, ang gusto ko lang, mapanood ng lahat ng mga Filipinos, kung pwede, ang buhay na Imelda Papin. Kung paano niyo ako tinangkilig bilang singer, na halos lahat ng Filipinos alam lahat ang mga songs ko, kahit mga bata, ay sana ganun din po ang pelikulang ito, na panoorin nila lahat, dahil very inspirational talaga. Afternoon po. Sorry, na-late ako. I don't know kung baka natanong na ho kanina. Since malaki ho yung participation sa story ng Marcos family, may pa ng Marcos family na nakapanood ng movie. At did they express their support for this film? Actually po, nandiyan po yung family ni Mama Marcos and Romualdez. Nandiyan po sila. Manonood po sila nandoon. Siyempre po, ang ating President Bongbong Marcos is supporting this movie. Ang sinabi niya na gusto niyang manood during our premiere night. But of course, sabi ko, for safety reason, diyan na lang panoorin sa Malacañang. So, in fact, tinaas niya pa yung shirt na binigay po namin ni Governor Ejercito. Sabi niya, maganda to. At nung tinanong ni Governor Ejercito na at sinabi niya na meron pong scene dito sa Hawaii, ang sabi ni Presidente, ay nako, si Mel ang tanungin mo niyan dahil siya ang nandoon, wala kami doon. Nakakatuwa, kaya maraming salamat po sa ating President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pamilya at kay Nina sa inyo pong lahat. Bago po namin ginawa ito, nagpaalam din po kami kay the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nandun din si Senator Amy, nandun din si Irene at the whole family. Kaya hindi ko naman po ito gagawin kung wala pong permiso sa kanila. Meron ba pang pinapalingan sa story? Meron kang pinapalingan sa nawa na isama? Or binigyan kayo ng freedom to relate to what happened with Hawaii? Actually po, yung story sa Hawaii, pasasabi ko, sasabihin ko lang kung ano nangyari when I was with them. Hindi ko naman pwedeng gawin or sabihin sa pelikula yung hindi ko nakita at kung wala ako doon. Kung ano lang yung na-experience ko, yun po ang inilagay ko sa pelikula. Para makita ng buong bansa at ng mga Filipinos na ganun sila kapait. Na kung paano sila yumakap din ng kagaya namin. May screening po din sa Hawaii para sa mga kababayan natin? May screening sa Hawaii? May screening sa Hawaii. Definitely, nandiyan po si Mr. Willie Martin from Hawaii. Sila po magdadalahan sa kasi Mrs. L. Nandiyan po at manonood na ngayon dahil dadalhin na rin po ito sa Hawaii. Wala ba ang schedule? Sobrang hectic ang schedule namin, like ngayon dito sa MOA, ano po, we have 6 screenings ngayong araw na ito because we have so many requests, we would like to accommodate if possible everybody. And then by next week sa Pampanga, SM Clark, Pampanga, dalawang theaters, and on the 27, we're gonna be in La Union. And May 1 will be in Davao, and May 4 will be in North EDSA SM. At marami pa po. Actually, Hong Kong, Brunei, and Dubai, Singapore, and Macau, they're already waiting for our schedule. Punong-puno po
Friday, Saturday, Sunday lang po ang binibigay kong araw sa kanila. Last na lang po, ano ang gusto mo iparating sa mga Anday Marcos na most probably nila gusto ka na mag-release sa Barbaro? Actually po, gusto ko pong ikwento sa inyo. When we went to people sa Camarines Sur, pupunta po ako ng Vice Governor, I was a little bit scared. Kasi syempre, di ba, kumbaga, ang support nila ay doon sa kababayan namin. And sabi ko, sana Lord, mapuno yung sinihan at talagang makapunta at mapanood nila. And then I encountered mga friends ko na who did not support President Marcos. And but they were there because of me. So they watched the movie at tuwang-tuwa sila after the movie. They approached me, sabi nila, salamat at mabuti naman napanood namin at nakita namin ang totoo at naiyak kami. Ang daming scene na kami lumuha. So, nagpasalamat sila. Kaya, doon po sa mga, this is not politika. Hindi po ito, we did not do this to create division or mag-away-away ang Filipinos. No. Ito po ay buhay ni Imelda Papin. Gusto ko pong ilabas dito kung paano tayo maging loyal sa Diyos. Maging loyal sa sarili natin, maging loyal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, lalo na paglugmok ang isang kaibigan, kung paano mo siya yayakapin. Yun po ang ginawa ng Imelda Papin. Kung paano mahalin ang isang pamilya. Ano po? So, ito po yun. Kaya doon sa mga anti-Marcos, sa question ni Gordy, sila po, ang dami po nila na gusto manood. Dahil mga tagahanga ko rin po sila. Part po sila ng success ng Imelda Papin. Kaya sabi nila, mabuti na lang Imelda Papin the untold story. Natuwa sila ngayon dahil para nami-misinterpret yung loyalista. Hindi po, ang loyalista word ay para sa atin po lahat yun. Ano po, nagkataon lang na parang nagamit nga ng Marcos group yun, yung loyalista, kagaya po namin. Pero ito po ay para sa atin lahat ng mga Filipinos. Kaya napasalamat naman ako dahil kayo pong lahat, lalo nang nasa media, kayo ang tumutulong sa akin. Una ang Diyos, media, na hindi niyo ako pinabayaan until now. I've been in show business for 46 years now. At nandiyan pa rin kayo. Hindi ko yung nagbabago. Saludo po ako sa inyong lahat.